Papayag ka ba na dito ka nakatira? Ang lighthouse na to, mga kamunti, kung mapagmamasdan nyo, ay aktwal na kuha na may dambuhalang alon at talagang malahigante na halos lamunin at masira ang lighthouse na to. Alam nyo, mga kamunti, sa kabila nito, meron palang sahod dito at malaki ang sahod dito sa loob ng isang taon at hindi biro, talagang umaabot ng milyon. Nga lang, mga kamunti, ang kapalit naman nito minsan ay yung kalikasan na masasagupa mo at nga tulad nga sa larawang ito ay malalakas na alon. Ikaw ba? Papayag ka ba rito sa lighthouse na to? Tumira, ito ang pakinggan nyo sa kwento ng lighthouse na to. Simulan natin. Noong 1853, nagpasya ang gobyerno ng France na magtayo ng bagong lighthouse sa La Jument Reef sa baybayin ng Brittany. Ang pagtatayo ng lighthouse ng La Jument ay nagsimula noong 1854 at natapos noong 1856. Ang lighthouse ay itinayo gamit ang mga bloke ng granite mula sa kalapit ng Kerry ng Tribol. Ang mga bloke ay dinala sa lugar sa pamamagitan ng bangka at pagkatapos ay itinaas sa lugar ng isang crane. Ang La Jument Lighthouse ay 55 metro ang taas at may parol na nakikita mula sa layo na hanggang 48 kilometro. Ang La Jument Lighthouse na matatagpuan sa kanlurang rehiyon ng Brittany, France, ay isa sa mga pinakakilalang lighthouse. Ang lighthouse ay itinayo simula noong 1904, ngunit hindi ito nakumpleto hanggang 1911 dahil sa malupit na kondisyon ng panahon. Alam mo ba, ang nakikita niyong larawan, mga kamunti, ay hindi edited, kundi aktwal na nakuha na ng isang lalaki. Dahil noong ika-21 ng Disyembre 1989, ang isang low pressure front na nagmumula sa Ireland ay nagdala ng malakas na hangin at malalaking alon na may mataas na 20 hanggang 30 metro na humahampas sa lighthouse. Hinahampas ng mga alon ang ibabang bintana ng lighthouse, winasak ang pintuan sa harapan, binaha ang tore at tinangay ang mga kasangkapan. Nagpasya ang tagabantay ng parola na si Tudor Malgord na sumilong sa silid ng lighthouse habang naghihintay na mailigtas. Sa parehong oras na pangyayaring iyon, ang photographer na si Jean Dichard gamit ang helicopter. Nakuha na niya ang kalagayan ng lighthouse na ito kung paano hinahampas ng alon na malakas. Ang pinakapunto dito, ang lighthouse na ito ay masasabing mapanganib kahit na nasa loob ka dahil sa tindi ng malalakas na alon na hindi mo alam kung kailan hahampas at kung kailan lalakas ang mga higanteng alon. Oo, matibay naman ang lighthouse na ito. Siguro nga lang, syempre, wala naman matibay sa kalikasan. Pero sa kabila niyan, ang isang lighthouse na ito ay nagrerenta sila o babayaran nila o di kaya pwede din naman voluntaryo na tagabantay ng lighthouse na ito. Isang full-time na trabaho na babayaran ka naman, subalit hindi maiiwasan ang mga higanting alon na iyong mararanasan. Ang lighthouse, kilala bilang ilaw, ito ay napakaliwanag at ginagamit upang gabayan ang mga bangka at barko. Ginagamit din ito upang matukoy kung paano ma-access ang mga landing zone. Bilang karagdagan sa pagiging tahana ng tagabantay, ang kupola sa tuktok ng lighthouse ay ginagamit para sa proteksyon. Matatagpuan ito sa taas ng tore at nilagyan ng malaking bintana na nagbibigay daan sa tagabantay na makita ng malayo. Subalit ayon sa US Bureau of Labor Statistics, magkano ang sweldo ng mga tagabantay ng lighthouse? Ang isang bridge ng lock tender ay kumikita ng taunang sweldo ng $46,680, habang ang isang lighthouse keeper ay kumikita ng taunang sweldo na $36,620. Gaano katagal na mananatili ang mga tagabantay ng lighthouse? Bilang resulta, ang bawat tagabantay ay palitan ng isa pang tagabantay, kaya sila ay nasa duty ng 6 na linggo at pagkatapos ay 2 linggong bakasyon. Merong ilang mga tagabantay ng lighthouse na nagawang dalhin ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga paglalakbay. Pangunahing inilalagay sila sa mga quarters ng konektado sa isang lighthouse o isang kalapit ng bahay. Natutulog ba ang mga tagabantay ng lighthouse kapag lumulubog ang araw? Ang mga tagabantay ng lighthouse ay nagtatrabaho ng 7 araw bawat linggo, 24 oras bawat araw na nakatira mismo sa lighthouse, pero palitan yun syempre.
Ang mga lighthouse ay pinapanatiling may ilaw gabi-gabi at kailangan may ilaw ito hanggang sa sumikat ang araw. Ngayon, ang tanong dito sa kabila ng mapanganib na alon na nararanasan ng lighthouse na ito, papayag ka ba na magbantay dito kapalit ng malaking sahod kung sa isang taon ay maaari kang kumita ng humigit kumulang 2.5 million sa ating pera? Ano ba mga kamuntay, ititira mo ba rito ang pamilya mo kasama mo o ikaw lang mag-isa dito na alang-ala sa malaking sahod? Dahil nga lang, syempre, sabi ko nga at doon sa picture na yon, eh makakasagupa ka talaga ng malakas na alon. No, maraming salamat. Hanggang sa susunod, paalam.